Magandang araw mga boss at welcome back sa ating Munting Channel. Limang laban ni Pacquiao na nagdala nito sa tuktok at mapabilang sa pagiging legend sa boxing. Sa dami-daming buksingero sa buong mundo ay si Pacquiao lamang ang nakagawa na maging champion sa walong dibisyon. Sa pagiging unknown boxer ay naging isang legend. Ang kaibahan ni Pacquiao sa ibang buksingero ay hindi ito aatras kung may naghahamon na boxer. Limang laban ni Pacquiao na humatak nito pataas para makilala sa buong mundo. Ang panglima, ang laban nito kay Lilo Lidwaba. Taong 2001, ito ang unang pagtungtong ni Pacquiao sa bansang Amerika. Samantala naman si Lidwaba ay mainit na ito sa mga boxing fans at kilala na ito. Madaming nagpredict sa laban na hindi tatagal si Pacquiao sa laban. Matatalo lang ito at uuwing talunan. Dalawang linggo lang ang paghahanda ni Pacquiao sa malaking laban na ito. Ginanap ang laban sa pinakamalaking arena sa MGM Grand Las Vegas, Nevada. Nakataya rin ito ang IBF Junior Featherweight title na pinaghahawakan sa nuoy kampiyon na si Lidwaba. Naging undercard sa labang Oscar De La Hoya. Sa labang ito ay pumunta lang ang mga boxing fans para makita ang laban ng kanilang iniidolo na si De La Hoya. Pero agaw pansin ang 20 anyos na si Pacquiao. Pinakita nito sa mga taong nanonood ang kanyang natatanging bilis ng kamay at paa at may pamatay nitong kaliwang suntok. Dito nakitaan ng paghanga ang isang bigating TV analyst na si Larry Merchant. At ito ang sinabi niya, "Sa totoo lang hindi ko pa siya nakikita at naririnig. Ngunit nakita at narinig ko na siya ngayon at nais kong makita siya muli." Ito ang sinabi ni Larry Merchant kay Pacquiao. Imperative is to get your front foot outside your opponent's front foot, give you the angle from which to attack. The practice you've done in the ring, I mean on the punching bag, then you are in shape trying to box the boxer in bad shape. And Pacquiao landing some hard shots. Manny Pacquiao has landed the harder shots in round one, and now he dominates the last minute of... Can't depend on your boxer skills all the time, you gotta fight. You want to fight? The fight is yours, but it's not going to develop like that. You talk about getting old in a hurry. Lisanola Lidwaba looks like an old 29. Lidwaba came in as a potential star. Right now, it looks like Pacquiao may go out as the star. He took this fight on only 2 weeks' notice. Only came here to America 10 days ago. That was a knockdown directly. 5 seconds out. Oh yeah, that little left. A little hand upstairs. And now he's got Lidwaba back on the defensive and bleeding badly. He's got to stay on it. He cannot give him a break. And the guy's right there in front of him. Just the straight right hands now. Call it a day. Mercy. He's been caught by surprise. He's a good fighter. He had no idea. Pacquiao may take care of it. Three, four, five, six, seven, eight. How do you feel? Are you going to continue? Ten. When have you ever seen a fighter say, I'm not okay? There's a weariness and almost a resignation in the eyes of Lidwaba. Way from Lisanola Lidwaba. There's the first knockdown, straight left hand. It's a quarter to five in the morning in Soweto, where Lidwaba is from. There is no joy in Soweto Sunday morning. And here's the second knockdown. Pangapat na laban, ang laban ito kay Marco Antonio Barrera. Taong 2003, nang piliin ni Barrera na labanan si Pacquiao sa isang non-title fight. Isa na si Barrera sa panahong ito na superstar sa boxing. Matapos talunin ito ang mga champion at mabibigat na pangalan sa boxing industry na sina Nassim Hamed, Enrique Sanchez, Eric Morales, Johnny Tapia, and Kevin Kelly. Sa labang ito ay heavy underdog si Pacquiao at hindi pa ito kilala ni Barrera. Pero si Pacquiao pala ang magpatikim nito ng isang knockout sa kanyang boxing career. Isang simpleng boxer lamang na pumasok sa ring si Pacquiao. Pero sa pag-umpisa pa lang sa laban ay ramdam na ni Barrera ang lakas at bilis ni Pacquiao. Ang panalong ito ang naghatid ni Pacquiao bilang isang pinakamahusay na boxer sa buong mundo.
Sunod-sunod itong nilabanan ang mga mahuhusay na boksingero ng Mexico na sina Juan Manuel Marquez, Eric Morales. Ito ang laban na pinagsisihan ni Barrera hanggang sa pagretiro nito. Kung bakit si Pacquiao ang piniling makalaban, bakit hindi si Oscar Larios? Barrera is successfully keeping Pacquiao on the end of that hard jab. Control with the jab, but Pacquiao is trying to take control. Is this going to be a good fight? Because neither guy's going to face the assassin. It'd probably be better to call him the poker-faced assassin. He never shows emotion in the ring. Big combination by Barrera as he catches Pacquiao coming in. Manny, perhaps the product of Pacquiao's long right jab. And Pacquiao runs out of gas, and 2 rounds later, Pacquiao's got to be in trouble. But at this stage right here, everything is... And so far, he's done it. He's doing a great job of it, too. And every time that Barrera jabs, he draws his right hand to his right side of his head, which means he's very vulnerable for straight left. Barrera getting 3 chances to counter with a left hook. Pacquiao going to the body effectively. Starting to dominate every area of the fight. Now Barrera gets a hard right hand back. Thinks he's hurt Pacquiao. Chases him down a little bit. Yeah. Now the right jab is coming. Good uppercut by Barrera. Left hand counter. Stun Pacquiao. 40 from decades back. Hard left hand by Barrera. Backs Pacquiao up. Hard right hand by Barrera. Uppercut landed. When he does punch, he's not punching Cinder with the confidence that he has shown in the past. Big left hand again by Pacquiao. Barrera having trouble seeing out of his left eye. Barrera talking to the referee and saying, what about him? Pacquiao just hammering him. Just hammering him. Barrera is one of the highest regarded fighters in the world. He's an icon. Been one of the most entertaining fighters in the world. One of the most complete fighters in the world. One of the most knockdown fighters in the world right at this moment. Second official knockdown of the fight for Pacquiao. He's right on top of Barrera. Pacquiao was right there as soon as the referee. He looked like Jack Dempsey against Jess Willard. Yeah. I think Barrera almost went down from exhaustion, yes, in that occasion. But officially should have been knocked down. But he's taken a lot of left hands. I wouldn't send him out for the 12th round, Manny. No. I don't care how proud he is. There's no way a great fighter should have to go through 3 more minutes of this. No, because Pacquiao is not backing off. If you had a guy that was he's holding up. Here comes Barrera's corner. Barrera's corner, man, is up on the apron. He's going to step into the ring. That's a good... Pangatlo na laban, ang laban ni Eric Morales. Taong 2006, muling nagharap si Pacquiao at Morales. Natalo si Pacquiao sa unang pagharap nito sa isang close decision in 2005. Bago pa man ang rematch nito kay Pacquiao ay natalo si Morales by a split decision sa isang American boxer. Sa labang ito ay isa pa ring banta kay Pacquiao. Baka maulit muli ang naging knockdown ni Pacquiao sa unang pagharap. Pero kaibahan ang nangyari, ibang man ni Pacquiao ang nakalaban ni Morales. Isang malakas at mabilis. Dito pinaulanan ng suntok ni Pacquiao si Morales, mapaulo man o katawan. Naging dominante ang laban na nagresulta ito sa isang knockout sa round 10. Ito rin ang unang pagkakataon na makatikim ng knockout si Morales sa kanyang boxing career. The way that Morales is holding his right hand is just almost perfect for Pacquiao's favorite punch, which is a straight left right through the center. Pacquiao up with a big right hand, almost knocks him down with a right hand, stuns Pacquiao. As this round, he threw it, by his own admission, way too often in the first fight. The IG... Pacquiao says he's got the punches gloves. Manny, the long chance. And he almost knocks Morales down with the left. Yeah, the straight lefts are landing right between the gloves. And Morales has not stopped the straight left hand at all tonight. No, he doesn't have any defense. The only defense he has is to just fight. Pacquiao just missed with a left that might have sent Morales home early. Great combinations. It's Morales who dominates the exchange.
And he goes back to work with the jab in the right hand. If Pacquiao isn't stopping... Yeah, Morales has a good chin. But his face is getting marked now. His nose is broken and twisted to... 3-2-1. Good right hook to the body by Pacquiao. Morales catches him with a left hook. Turns it back around for the moment. Scraping Pacquiao against the ropes with left and two people upstairs. Yeah, he still favors that straight left hand of his. He's had so much success with it. Morales' right hand partially blocked by Pacquiao. And then a series of Pacquiao shots. And Morales with a jab and a right hand and a body shot and another right, and suddenly he's back in the fight. Makes Pacquiao... I think that Pacquiao just seems to be more energetic, much more strength. And catches Morales with a straight left. Eric Manning just to duck and slip a couple. Doesn't Alice in his tracks there. Eric with his hands at his sides as he backs right along the ropes. And he almost did go down on that shot. Yeah, he's fighting, but his legs are so weak that at any time he can go. There he goes. Good call, Manny. Unless he can knock Pacquiao down. But it's almost impossible to imagine it now. It's over. There's the second knock. I just felt that everything favored him. And he's grown more into the junior lightweight. And... Lumipas ang 10 buwan ay muling nagharap si Morales at Pacquiao sa pangatlong pagkakataon. Pero inulit lang ni Pacquiao ang naging resulta sa laban at hindi na ito umabot sa round 10. Sa round 3 na lang. Pangalawa na laban. Ang labang Oscar De La Hoya. Ito ang laban ni Pacquiao na pinapangarap niya noon pa man na makalaban si De La Hoya. Si De La Hoya ang pinakamalaking pangalan sa sport ng boxing sa panahong iyon. Malaki si De La Hoya at kailangang umakyat ng timbang si Pacquiao sa 145 pounds welterweight na timbang para makalaban si De La Hoya na malaki at mataas. Maraming boxing expert na nagsasabi na mabigat na coming straight up the middle with the left hand lead. December of 1997 when he fought Hector Camacho Sr. Pacquiao. At ang una at ang panghuli, ang laban ni Ricky Hatton taong 2009. Ang paglaban ni Pacquiao kay Hatton ay isa sa pinakakahanga-hanga na sandali sa karera ni Pacquiao sa boxing. Malaki ang tiwala ni Hatton sa laban ito kay Pacquiao at may reputasyon ding hinahawakan si Hatton sa kanyang kababayan. Dapat hindi maulit ang nangyaring knockout sa paglaban nito kay Mayweather. Bago pa man ang laban magsimula ay nagsisigawan na ang taghanga ni Hatton na masigasig na paulit-ulit na sinasabi. Mayroon lamang isang Ricky Hatton sa MGM. Pero sa naging laban ni Pacquiao ay hindi nga nito naulit ang ginawa ni Mayweather. Pero hinigitan pa ito. Sa pagsimula pa lang ng round ay halatang masyadong mabagal ang kilos ni Hatton. Nagawa pa itong in-knockdown ni Pacquiao ng 2 beses sa round 1. Ang labang Ricky Hatton at Manny Pacquiao ay nagresulta sa isang knockout punch. Isang malakas na suntok para mapatulog ang isang Hatton. So Hatton wants to apply pressure but with care. Yes, okay. Against Pacquiao's back. It's going to be an important factor to see how Kenny Bayless handles this fight. Because it could be exciting and it could end up being a very wrestling type match also. Great right hand for Hatton. Punch, puncher. Nope, follows the jab with a hook, comes back with another jab. There's the straight left hand and he landed it right on Hatton's chin. After he swings and misses with a left hook. And another perfect right hand for Pacquiao. Another right hook. Straight left hand. Pacquiao's landing it well. Hard left hand. Hatton has to hold on. Will Hatton make it out of the round? First knockdown, Emmanuel. Right hook as he was coming. He never saw it. And what's amazing to see him. It is not a counterpuncher. Hard left hand by Hatton. Ricky has decided to fight. Still Pacquiao. In Hatton's most famous victory over Costa Zoo. That is. Oh my gosh, what happened around? I'm not a medical guy, but he's
in very bad straight. Take a look at this. Take a look at this. This is a perfect time. Sa panahong ito ay lalong namayagpag ang pangalang Pacquiao, hindi lamang sa boxing industry at kundi sa buong mundo. Bata man o matanda, kilala si Pacquiao. Dito napabilib ang isang veteranong commentator ng HBO na si James Lampley. Ito ang sinabi niya, "That is the most spectacular one-punch shot of Manny Pacquiao. Incredible career." At sinundan din sa isang acute analyst na si Emmanuel Stewart, "Any fighter." Dito namayagpag ang pangalan ni Pacquiao at marami na ring boxer na gustong makalaban si Pacquiao. Hanggang sa ngayon ay nasa prime pa rin si Pacquiao sa edad na 41 years old. So yan na po ang ating video sa ngayon mga boss. Maraming salamat po.